Yung mga nagre-request sa inyo, eto na siya. Hello there. Uy, ito pagka-head turner pala, ha? Yun, no? Naririnig mo, screaming engine. Woo! The power! Grabe! Hey, yo! What up? Good day sa inyo, Nelly Cez. May bago na namang motor ngayon. Dumating dito sa bahay. Oh, hindi ayan. Hindi ayan. Tingnan natin yung mga bit-bit ko kung kakasya ba sa motor na to. Excited na ako kasi nung nakaraan, nag-trending to. Mga basic specs pa lang pinakita ko. Pero ngayon, ayan. Pinadala na nga siya sa atin. Para yung mga nagre-request sa inyo na full review, eto na siya. Buksan ng malinawan. Maulan lang ngayon kaya ang hirap mag-review. Yan, putik-putik ang abutin ba? O, diba? Alaga-alaga yan, pati sa mga pusa. Ayan na nga siya. Kimco KRV Hoban 80. TCS version na to. Ayan, excited na ako. Nabatest ride siya. Maraming salamat sa Kimco Philippines dahil pinadala nyo sa akin to. Excited na ako matest drive to. And of course, kagaya ng classic ng mga reviews natin, kung matagal na kayo sa channel ko, kukunin natin ang reaksyon ni OBR Lourdes kung kamusta ba to sa may angkas. Pero for now, punta muna tayo sa kanila. Okay? Kaiba to buksan, by the way. Meron siyang keyless dito. Pipindutin mo na matagal. Yun, pag umilaw na to, pwede mo na siyang pihitin. Tingnan natin kung kasha yung mga gamit ko. Of course, kasha yan. May dala akong bag para sa microphone mamaya ni OBR Lourdes. Tsaka second camera. Siyempre, meron tayong helmet para sa kanya. Ito. Ay, actually, may helmet pala siya dun. Meron pala akong helmet pa doon. Isa pa, ID helmet din. Na Venom. By the way, available yun sa Nedi Shop, ha. Tara, excited na ako dito. Medyo malaki. Tanggalin natin sa side stand. Dito yung keyless niya, didiinan mo. Pag umilaw na doon, bukas na. Tama ba? Dito lang pala. Yan. Tapos, start natin. Katuwa talaga eh. Bukod pa itong indicators dito, bukod pa yung pinaka-panel gauge, no? Tatanggalin ko yung pag i-review na. For now, dyan muna kasi maulan eh. Low beam, busina, cute. Taas ha, mataas, mataas, netizens. Ayan o, super tiptoe ako. Hindi ako nakamataas eh, naka-crocs ako eh. Pag umupo ako dito, wala na, super tiptoe na talaga. Pero, ay, ayan, tayo pa ba? As long as sumalapat yung aking paa sa lupa, mananatili tayong kalmado at banayan. Ano daw? Oy, taas din yung tapakan, nakapanibago. Kasi galing ako sa Mio tsaka sa NMAX. So for me, mataas tong tapakan na to. Yun! Sobrang powerful, no? Yung una, akala ko hindi siya responsive. Pero kailangan huwag ka mahiya mag-throttle. I-throttle mo talaga siya. Kasi pag yung banting-banting lang, hindi siya mag-response agad. Hindi mo raramdaman na 180cc. Kailangan huwag ka mahiya mag-throttle. Meron kasi mga motor na konting throttle mo lang, ayun na agad yung response niya. Eto, konti pa mula dun sa banting. Parang konting piga pa. Tapos mararamdaman mo agad na 180cc siya. Kasi pakinggan nyo, dito pa lang yun. Diba? Kada bomba ko talagang sumisipa. Suspension ng konti. Okay. May pagka-stiff din yung suspension. I think medyo magaan ako sa mga motor, no? My weight is around 64 kilograms. This will be better or mas gaganda handling nito kapag may OBR na ako. That's for sure. Pero for now, on my own weight as a solo rider, medyo feel ko yung pagka-matagtag niya. May pagka-stiff. Siguro to is made for the high speed o mabilisan, no? Mga takbuhan. Doon mo siya pasasalamatan. And of course, kapag may angkas. Okay, naninibago pa yung aking katawan sa handling. Medyo inaaral-aral ko pa ng konti para makabisado ng aking katawan. Busina ako. Yung minsan kasi lumiliko yung mga tricycle. Kaya kailangan businahan mo para hindi ka mabundol. Hello there. Uy, ipagka-head turner pala ha. Napabali yung leeg nung kasalubong ko eh. And yung mga turn signals or yung mga buttons feels really good, no? Sarap siyang pindutin. The brakes, rear brake. Okay. Maasahan kahit solo brake sa rear. Let's try the front.
Okay, hindi ganun ka-aggressive yung front. So, less than tendency for locking. Pero alam ko ABS to eh. So, no need to worry about locking naman. Pero masasabi ko, reliable yung kanyang rear brake. And if mag-front brake ka ng solo, reliable din kasi hindi siya prone to locking. Hindi siya biglang kagat. Medyo gradual or dahan-dahan yung kanyang stopping power. Uy, grabe. Lakas to, malakas. Kaya I recommend using both brakes palagi. Grabe, yun pala yun eh. Kaya pala 180 eh. Talaga pagdating sa power, no beaten-beaten eh, no? Yun, no? Naririnig mo, screaming engine. Oh, I always use both brakes. And of course, di ka rin matatakot. Galo ngayong mga tag-ulan, dadaan ka sa putikan, dadaan ka sa lumot, because meron siyang TCS or traction control system, which is, alam naman natin yung functionality niya, na kapag medyo nadulas yung ating rear tire, ay sisynchronize niya or papabagalin niya yan para sumabay sa harmonious na combination ng front at likod na gulong para iwas dulas, no? So, malaking factor yan, lalo ngayong tag-ulan, mas confident ka talaga mag-drive kahit nagmamadali ka. Pero of course, depende pa rin sa driver ang ating pagiging maingat. Ito ako naninibago pagbababa ako kasi medyo mataas eh. So pagbababa ako, super tiptoe, kailangan ako umunahan. Tsaka ito, yung pinakatapakan niya sa unahan, medyo nakakapanibago kasi nga mataas din yung pinakatapakan ninyo. Pero nakakatawa kasi may cruising style siya, pwede dyan yung paa ko. So during long rides, may relax mode siya. And then upright din yung aking sitting position. Or makikita nyo ay nakaupo lang ako sa regular na upuan. Hindi ako masyado subsob, hindi siya masyado aggressive. So this is friendly pagdating sa mga habang biyahe. Pati na rin sa ating mga medicines dyan na medyo mabilis sumakit ang likod, mangalay. Yan, okay siya, no? The side mirrors are gigantic. Pero ako, for me ah, medyo fun kasi ako ng straight out from the casa, ay useful na yung side mirror, or masasabi mo talagang kitang-kita mo. Masaserve yung purpose niya ng maganda. So it served its purpose well for me. Kitang-kita ko yung mga nasa gedli ko, may overtake ba? Ayan. Pamilyo, nagtatangka mag-overtake. Mga nasa gilid ko sa may bandang likod, nakikita. Siguro sa iba, hindi masyado appealing pag masyadong malaki ang side mirror. Kasi alam ko, marami nagmo-modify na pinapalit nila yung side mirrors nila. Pero for me, this one is useful. Though, itong medyo malaking chunky part lang na dito, I think kakaiba siya, pero nakita ko na siya sa mga ibang motorcycles before. I think ayun ang trend ngayon sa ibang bansa. Na sa atin ay ngayon pa lang niyayakap yung ganyang itsura ng side mirrors. Siguro eventually, magiging normal na rin sa atin yung ganyang side mirrors. Makita nyo, naked handlebar. Yung naked handlebar kasi, parang nagsisignify siya na, oh, pwede mo kong dalhin kahit saan. Parang ganyan, di ba? Parang nagsisignify siya na, pwede ako kahit saan. Kahit saan mo ko dalhin. Ready to go ako. Sasabak ako. Parang ganun eh. May pagka-crossover yung style niya kapag naka-naked handlebar. Tapos yung responsiveness, alam mo din talaga na palaban kahit saan mo dalhin. And nakakatuwa kasi feeling mo on the go talaga tong motor na to kasi meron siyang power outlet dito, tapos ang laki nung kanyang bulsa. Ayan o. And yung kanyang gas tank nandito sa gilid. Parang confident kang dalhin to kasi alam mo kahit saan ka magpunta, no doubt ka. Walang pagdadalawang isip. May lubak-lubak ba? Medyo off-road ng konti. Kaya siya, di ba? Tawid ilog ng konti. Of course, yung super rough road talaga na pang off-road trail, hindi natin pwedeng isabak dun sa mga ganun. Siyempre, iba na yun eh. Ibang level na yun eh. Depende sa kind of trail siguro. Pero yung everyday use, yung makatotohanan na talagang dinadaanan ng tao, or kahit sabi mo bawa nagde-deliver ka, or may pupuntahan ka, alam mong wala kang duda na kayang pumunta ng motor na to. Uphill, downhill, te-testing natin mamaya. Pero responsiveness, ayan o. Damang-dama ko yung pagiging 180cc niya. So for me, sa daily drive ng isang regular na Pilipino, depende na lang kung paano ka magmaneho. Of course, may iba na batak na sa digmaan ng kalsada. May iba naman na tamang preventive driving lang. Para sa akin, yung kanyang power ay sapat na sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, no? Hindi ka na mabibitin sa power na kailangan mo for everyday use. May sapat na power para hindi ka magdalawang isip sa overtake. May sapat na power na alam mong hindi ganun lalaklak ng gasolina. So, yun yung mahalaga eh. Balance eh. Kaya nga tayo nag-i-stick, diba, sa mga small displacement for everyday use. Bakit? Kasi nga, pag masyadong high displacement ang iyong gamit-gamit for everyday use, I think it's not designed for everyday use na. For weekend rides yun.
Pero ito kasi mas mataas yung displacement niya compared sa nakasanayan natin, kasi up to 160-155cc lang yung regular natin na parang top of the line pagdating sa daily use. But this one is 180cc. Medyo nag-deviate siya sa norm, pero alam mo na pwede pa rin for daily use. Iwasan kong ilapag yung paa ko kasi ang taas ng motor. Super tip-top ako. Okay, realest test tayo, ha. Dito madalas na pinapakaramdaman ng suspension ng isang motor, eh. Sa realest test na to, eh. Medyo Uy, ayun, stiff talaga suspension niya. So I think kung mas mabigat kayo sa akin, let's say you're someone na medyo malaking lalaki, malaking tao, or lagi kayo may OBR, magiging sapat sa inyo yung suspension ng isang to. Tsaka pag high speed yon, kapag mabilis kayo sa mga mabilisang facing, ayan. Kapag kaya ng motor mo overtake ka at the traffic, at your own risk. Yan, gagaya niyan, di ba? Pag sa 125 ako noon, dalawang isip ako noon kasi short stretch yun, eh. Baka hindi ako pumasok sa papasukan kong linya while overtaking. Yan, tricycle, malapit lang yan. No hesitation, di ba? For overtaking. Para makuha mo yung maluwag na lugar. Just give courtesy mag-overtake tayo ng mga feeling mong alanganin na anytime pwedeng lumiko, like tricycle yung mga e-bike. Speaking of traffic na rin, no, since nasa traffic na ako, yung weight niya is okay, no? Masasabi mo na hindi siya exhausting weight. For me, ha, medyo malapit pa lang naman kasi itong minamaneho ko. Kasi pag traffic, mabagal takbo natin dyan, eh. So, nararamdaman natin ng kahit papano yung weight ng motor. So, for me, manageable naman yung weight niya. Plata mo yung stable, pagdating sa slow traffic flow, okay siya. Overtaking, walang hesitation, kayang-kaya. Explore ko lang kung ito bang kanyang digital na panel gauge is adjustable, yung backlight. Kasi medyo hindi ko siya tanaw dahil nga siguro may cover pa. This is a direct sunlight. The time is around 11 a.m. Excited na akong umabot siya dun sa uphill, yung sa may GMA. Grabe kasi uphill dun, eh. Talagang dun matetesting ang isang motor. Diba? Naririnig nyo? Sobrang sumisigaw. Ganun siya ka-responsive. Kaya nga nakaka-addict, eh. Parang sarap bumomba-bomba. Kasi yung stock niya may tunog, eh. So, no need na magpalit ng aftermarket for me, ah. Kasi aftermarket sometimes, or most of the time, nababawasan yung power output, nagiging sungaw. So for me, mas okay na tong stock. Merong iba kasi ang kanilang reason kung ba't sila nagpapalit ng muffler or ng exhaust is dahil naboboring na sila or inaantok sila. Eh, depende na yun sa tao, no? Pag masyado na matagal sa'yo yung motor, too much familiarity, naghahanap ka ng something new. Pero for me, in a practical way of using, mas fuel efficient, mas mamamaximize mo yung power output kapag ka naka-stock exhaust ka. Naninibago pa ako sa handling, hindi ko maihataw kasi may pagka-bumpy rin, eh. Damandaman mo sa manibela yung bumpy roads, tsaka sa suspension, of course. Kailangan medyo makabisado muna to ng aking katawan. First impression ride to, eh. Unang sakay mo, eh. Hataw-hataw ka kaagad. What will happen? More or less accident, diba? So, kalmado at banayad lang muna. Pero yung responsiveness na hinahanap ko, andito na. The handling lang, medyo naninibago ko kasi, of course, galing tayo sa ating personal use na motor. So, for the meantime, we're still adjusting. Ayun, diba? Gakabulan sila nung Aerox. So, ayan, sabi sa'yo, di papayag yung Aerox na yan. Siyempre, ano yun, eh, GUI lang yun, eh. Tapos naka-Aerox ka. Papayag ka ba nun? Naku, nagbagal pa to. Hirap pa naman ako lumiko. Careful na liko lang. Ngayon, sa ganun likuan, nadadama ko yung bigat niya. Kasi nga, I'm adjusting sa kanyang handling. So, pagka ganun likuan, nararamdaman mo talaga, slow turn yun, eh. Na mabigat yung motor. Pero syempre, hanggat umaandar ka, sambawa, yun nga, kagaya kanina, slow lang. Hindi mo siya gaano ramdam. Natutuwa ako sa Kimco, no? Talagang they're making their own league. Ibang liga yung kanilang piniplay ngayon, nakakatuwa. Pagdating sa scooter category, na alam naman natin na isa sa mga mainstream pagdating sa Pilipinas. Dahil halos lahat ay gusto ng, hindi naman lahat, pero halos karamihan sa atin ay gusto ng automatic transmission. Dahil nga, pag automatic, wala ka ng ibang iisipin kundi throttle na lang, gas and go ka lang palagi. Like pag manual, may konting configuration pa, diba?
Pero meron namang mga pinanganak sa manual na mahilig talaga sa manual. Pero for us, typical Filipino rider, sobrang iba na yung liga ng automatic sa atin. Ako kasi dati, hindi rin ako mahilig sa automatic eh. Until such time na talagang panahon na yung tumawag sa akin sa automatic na segment. Ibig sabihin, sobrang busy road lagi yung mga dinadaanan, tapos nakakapagod na traffic, di ba? Kaya panahon na yun tumawag sa akin, mag-automatic ka na. Wala eh, kasi easy lang talaga eh. Konti lang yung pagod mo. Syempre, kung pagod ka na sa trabaho, you want something na gas and go ka na lang, para less na yung pagod mo rin while driving, di ba? Pero may iba naman magsasabi, di, pareos lang yun, hindi naman nakakapagod yung manual eh. Well, iba-iba nga lang yan talaga. Though ako, gusto ko rin syempre meron akong manual transmission for weekend rides. Or somehow, kung medyo hindi ka naman galing trabaho o nagkamadali, sarap kasi panlaro pagka manual. Woo! The power! Grabe! Hindi ka mabibitin sa power nito. You will have what you pay for, which is yung high displacement, di ba? Most of us, yun talaga yun ako. Kagaya kanina, nag-uuna-unahan sila. So, eto, hindi ka mapapahiya kasi you got what you pay for. Pagdating sa displacement, eto, pataas na to. Isa to sa mga banting na pataas. Hindi ko nararamdaman na pataas siya. Grabe ah. Kaya lang may dito eh, baka rumang pamayaan na magig. So yun, ready sir, sa lobat ako. Hindi tayo pwedeng malobat, malapit na ako dun. Sa uphill, downhill, yun nga yung dapat madocument ko eh. Yan, downhill. Ganda na engine brake. Wow. Very decent, hindi na ako nag-assist ng brakes doon. Pure engine brakes lang yun. Yun. Uphill. Ang angas sa uphill, oh. Ooh, angas sa uphill, ah. Yan. First uphill, let's go. Woo! Grabe. Sisiw. Ito na yung downhill na malala. Tingnan natin ang engine brake, ah. Pure engine brake muna. Okay. Wow. Very decent to ah. As in, sobrang minimal lang ng assist ko sa pinaka brake levers niya. More on the engine brake yun. Ito na, uphill malala. Walang belo ha. Game. Yun lang, may jeep. Wow! May jeep lang, pero mostly sa mga natry ko dito sa uphill na to, Nedisense, ito yung masasabi kong pinaka-powerful dun sa uphill na yon. Kasi medyo mahirap bago makuha yung 60 dun. And nakita nyo, nag-soli naman ako kasi nga may jeep. Delikado, syempre, baka bumangga tayo sa jeep. Nag-soli ako, pero on the middle, nung pag-akyat, nag-throttle ulit ako, nasa 56-57, yung basa ko dito sa speedometer. So, isa to sa mga powerful pagdating sa uphill na na-try ko dito sa part na to. Kasi ito, isa to sa mga matarik eh, doon sa may bandang GMA na to. Matarik talaga. So dun mo na test talaga yung power or yung binayaran mong extra CC. Meron talaga siyang offer na power and torque, no? So para sa maghahanap ng thrill and adventure, and of course, kung tawag lang talaga ng pangangailangan na kailangan mo ng power dahil mabigat lagi yung bitbitin or mabigat ka rin, very responsive tong isang to. Talaga na masasabi mong hindi sayang yung kanyang title na ARV 180. Astig-astig. Ngayon, there's just one more thing to test pagdating sa first impression. Syempre, kailangan din natin matunghayan ang first impression ng aking OBR. Syempre, mahalaga yon dahil yung iba sa atin talaga may angkas, most of us, or mag-aangkas din tayo at some point of our time kung wala pa kayong jowa. Mag-aangkas at mag-aangkas ka pa rin. So, napakahalaga yon na may konting input yung aking OBR.
So excited na ako. So make sure to subscribe para mapanood yung part 2 netizens. Pero for now, ang aking verdict sa aking first impression ride, it's really powerful. Lalo na pinasasalamatan ko siya when it comes to uphill. On my weight of 64 kilograms, the suspension medyo bumpy pa siya for me, medyo stiff. Pero if mas mabigat ako, mas maganda siguro yung plane nito. Tsaka ayun, nag-aaral pa tayo, nag-adjust pa tayo sa handling. Pero when it comes to the power, wala akong masabi, no? It really got what it takes para sa 180cc na title. So yun lang netizens, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, hit that notification bell, share this video. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. See you on the part 2 OBR Reacts. Let's go!